to my channel. It's me again, Ralitza. And for today's video, mag-review tayo nitong HBC na multi-sticks nila. Ayan, meron akong tatlo dito. And ito lang yung binili kong shade, guys. Kasi ito lang actually yung natipuhan ko. Yung rosy flesh. Ito lang yung gusto kong color. Binili ko na to before mangyari lahat yung virus ngayon na meron tayo. And by the way, guys, baka akala nyo magulo yung hair ko. Ganyan ko talaga siya in-style ngayon. Kasi sabi ko, I want something different. Kasi lagi sa videos ko, di ba, yung parang laging naka-straight na yung hair. Ngayon, kinulot ko siya. Semi-kulot. Ganun. Okay. Okay, going back, guys. Meron tayo dito nung pang-contour. Ayan. Tapos, meron tayo nitong pang-highlight. Ayan. Tapos, meron tayong lipstick. This one is 120 pesos. Tapos, itong dalawa is 199. Tama ba? O, 200 na rin siya. Kumbaga. Okay, open na natin sila, guys. Hindi ko pa kasi siya binabalatan kasi yung details niya nandito sa plastic. Ang nakalagay dito is... Wait. Tama ba? Nasa plastic nga ba? O... Mamaya, malalaman natin to pag pinil ko. Wow! Guys, yung details niya nandito sa ano, sa mismong packaging niya. Okay, ang nakalagay dito ay... Wait lang. May expiration date ka ba? Ang manufacturing date niya is 09-2019. At ang kanyang expiration date ay 2022 pa. Walang nakalagay dito, guys, kung paraben-free or cruelty-free ba sila or whatsoever na details. Ang nakalagay lang dito is yung pinaka-ingredients. Ayan. Tapos yung... Ayan, yung pinaka-shade. Hindi nyo masyado makikita yung shade, ay yung expiration date. Kasi ito siya, guys. Hindi ko sure if makikita eh. Pero parang naka-ano siya, naka-engrave dito sa twist niya. Tapos, yun yung lipstick. And then, sa contour, ay sa highlight, ganun din halos, guys. Ganun din siya. Ang nakalagay dito, expiration date, 2022 din. Basta nandito siya, guys, ha? Hindi ko sure, eh. Ayan, no? Yung nakikita nyo. Wait, focus ko. Ayan, no? Yung parang naka-engrave na yan. Yan yung expiration date at saka kung kailan siya na manufacture. So, ayun. Isang shade lang meron sa contour at saka sa highlight. Tapos dito, 6 ata o 8. Tapos, ayun. Ito lang yung nabili ko, guys. Yung rosy flesh. Hindi ko naman kasi magagamit lahat ng shade, kaya hindi ko na sila binili. Ito lang, kung ano lang talaga yung nagustuhan ko. Ganyan yung laman niya, guys. Ganyan kahaba. Meron itong 2.7 grams. Ang shade is Rosy Flesh. So, multi-stick siya. Tama ba ako? Hindi ko sure. Pero feeling ko multi-stick siya. Pwede siya siguro sa cheeks, sa eyes, at saka sa lips. Ayan yung shade niya, guys. Si Rosy Flesh. And then, swatch natin itong pang highlight. Meron itong 5.8 grams. Ganon din siguro katulad ng contour. Ganon din siguro sila magkarami. Ayan, ganyan karami, guys. Hindi pa ako nag-set ng foundation, ha? Naka-foundation tsaka naka-pangkilay lang ako. Pero, hindi pa ako nag-set ng foundation. Okay, madali siyang i-swatch. Ayan, ito yung highlighter. Madali naman siya i-swatch, guys. Wala naman akong nagiging problema sa kanya. As of now. At nakalimutan ko siya ibaba. Muntikan na yan. And then, ito yung contour. Mabigat din, guys, ha? May weight din siya. In fairness naman sa kanya. Ano? Ganito rin karami yung contour, katulad sa highlight. Ayan. Wala naman siyang ganang kaanong amoy. Wala siyang amoy, guys. And then, ito yung contour. Ayan yung contour. Gantong shade yung gusto ko sa contour. So,
Lagay na tayo, guys, dahil medyo mainit. Pagpasensyahan niyo na po. Ano, at naka-electric fan na naman tayo. Hindi ko po kinakaya yung init ngayon. Ano? Okay. Mamaya na tayo mag-highlight. Mag-lipstick muna tayo kasi parang namuwatla na ako. Si Rosie Flesh. Ayan yung itsura niya, guys. MLBB. Lagay tayo sa cheeks. Nalagkit na ako. Gusto ko na mag-set. Okay. Okay siya sa cheeks. Pero halos hindi ko siya makita. Siguro kasi hindi ganun ka-okay yung shade na nakuha ko para sa cheeks. Dagdagan lang natin. Kasi masyado siyang light. Kasi para siyang ano eh, kung sa lips ko, parang halos ka-shade lang ng lips ko. Okay. Hindi ako masaya sa kanya sa cheeks. Siguro kasi iba yung, ibang shade dapat yung kinuha ko para sa cheeks. Pero kasi, nung nakita ko siya sa swatch, ano siya, parang pwede na rin siyang pang cheeks. Pero, ayun. Ito siya sa cheeks, guys. Halos hindi siya makita. Okay, contour tayo. Gusto ko nang mag-set ng foundation kasi parang nalalagkit na ako. Tsaka biniblend ko lang sila lahat ng daliri. Kasi usually guys, yung mga ganito, mas magandang i-blend nyo na lang siya ng daliri compared sa gamitan nyo pa ng brush. Parang medyo light siya for me. Or kailangan ko lang siya iset na mabuti. Kasi parang, alam mo yun, parang may kulang. Parang may kulang sa face ko. Hindi ko lang maano kung ano. Pero try natin siya sa ilong. Try natin siya dito sa ilong, ha? Parang na ano na ako sa kanya. Parang medyo na off ako sa kanya. I mean, bakit ganun? Parang hindi siya nakikita sa face ko. Ako ba yun? O may mali akong ginagawa. Try nyo na siya sa eyelids. Itong pang contour. Try natin. Kunin ko na tong brush na to, guys. Tapos, iyaano ko siya dito sa pang contour. I mean, nagawa ba akong mali? May nakita ba kayo? Ay, nako. Bakit ganun? 199? Yeah, di ko may kulang, guys. Bakit ganun? Parang hindi halos nakikita yung contour sa face ko. Konting-konti lang. Tapos nasira niya ang aking base, kasi gumalaw. Kasi ito kanina, full coverage siya. Ngayon, nakikita ko na yung pimple marks ko. Set muna tayo ng foundation, okay? Wala akong nakikita sa face ko na nangyari. Konti lang, pero ayun. Yun lang yung masasabi ko sa kanya, guys. Wala rin siyang masyadong nagawa sa ilong ko, Diba, ganun pa rin. So, let's see itong pang-highlight. Sana maganda ka din.
Yung pa-highlight. Very subtle lang. Hindi siya into your face. Hindi siya on your face highlight. Tignan natin siya dito. Very subtle lang to na highlight, guys. Hindi siya highlight. At halos hindi niyo siya makita. Pag blended ko, wala na. Hindi na siya makita. So, ayun guys, tapos na natin yung makeup. Wala naman ako i-retouch. Nakapag-powder na ako, so hahayaan ko na lang muna yan. Tingnan natin the whole day kung paano yung magiging ano nila sa face ko. Kasi, as of the moment, wala akong gusto sa kanila. Contour, highlight, lips, wala. Siguro yung dito lang sa lipstick, pero pagdating sa cheeks, pagdating yung color na yun sa cheeks, eto, hindi siya okay. Kasi halos wala kayong makita, guys. So, So, ayun lang, guys. I'll be back later for updates or kung wala man akong maging update, bibigay ko sa inyo ang aking final thoughts. Hi, guys. Kakatapos ko lang mag-film at gusto ko lang ipakita sa inyo yung film ko. Ayun lang, guys. Sobrang bilis lang kasi parang halos wala nangyari sa pag-film ko kasi halos wala kayong makita bukod sa lips ko. Update to guys ha, update. Nag-update na ako agad kasi parang hindi ko na talaga siya vet. Sa lips, okay siya pero hindi siya transfer proof guys ha. Kanina pa yan, kanina ko pa yung in-apply. And ayun, gusto ko lang kayo update kasi halos wala akong makita sa Fez ko, kahit ano atang tutok ng ilaw, wala akong kayong makikita ang ano, color or contour man lang. Sinilin ako sa salamin, parang wala talaga. Hello guys! Ano oras na ba? Kanina natapos ako mag-film mga 2. Tapos ngayon ay 6 na. Guys, 4 hours na yung nakalipas mula nung in-apply ko yung ito yung sa HBC na crayons tsaka yung lipstick. Yung sa lipstick, hindi siya nagtagal. Kumain lang ako, wala na rin siya. Hindi siya long lasting. Yung contour, wala na rin sa face ko. Yung pimple marks ko na yun, nagkikreate ng parang ganun. Yun o. Kahit i-close up ko pa kayo guys. Pimple marks ko na yan. Wala na rin akong blush. Wala na rin yung highlight. Wala na rin yung sa mata. Ayan, nag-crease pa. Ayan. Kasi oily yung lids ko. Kaya may creasing na naganap. So, hindi na ako magsiset up dun sa studio, guys, ha? Humiga ako, pero hindi ako yung pagalaw-galaw. Kasi pagka ganun, baka magalaw yung, mahamagalaw yung in-apply ko. Pero, hindi, guys. Wala talaga. Hindi talaga siya nagtagal sa face ko. Hindi na ako mag-set up sa studio. Sasabihin ko na straight up sa inyo, hindi ko siya nagustuhan. Hindi siya nagtagal sa face ko. Sayang yung 200 pesos na, kasi almost 200 na rin siya kasi piso na lang 200 na eh. Yung sa crayons ha, yung BB, ay, yung ano ha, yung contour at saka yung highlight. Hindi guys, hindi ko siya gusto. Sorry, hindi siya nagtagal. Kasi siguro, hindi rin siya naset ng contour, na powder. Pero kasi, ayun, hindi ko siya vet. Tsaka kanina pa lang, nung ina-apply ko na siya, hindi ko talaga siya gusto. Kasi parang ang heavy niya sa face. Hindi ko sure if may mali ba akong ginagawa or whatsoever. Kasi, nung, lalo na sa highlight. Kasi nag-powder na ako, tapos tsaka lang ako nag-highlight. Kasi may nabasa akong comment before na mag-powder muna ako, tapos tsaka ako maglagay ng cream na highlight. And, ayun, wala, hindi talaga nagtagal, guys. Wala, no. Oil ko na talaga yan. Dahil mainit. Kahit nandito lang sa bahay, mainit siya. Yung crayons na, ano, lipstick, hindi ko rin siya vet. Kasi, hindi talaga, guys. Wala akong nagustuhan sa kanila. Gusto ko yung crayons na BB cream. Pero dito sa product na to, hindi ko siya ma-recommend sa inyo, guys. Pero, ayun. Sayang yung 200 pesos para dun sa dalawa na
crayons. Ayun na naman guys, kung nakatulong itong video na to, please give this video a thumbs up and mag-comment down below ko na rin if ever nagamit mo na yung bago ng crayons. And of course, if you're already on my channel, might as well subscribe. And please do turn on the notification bell para pag may bago upload, di kayo unang-unang makakaalam. And that's all for today. Bye.